Ito yung... Oh, kaya, nakita niyo mo, tasog lumot, no? Tasog? Makita, tanaw rin sa camera. Ay, nakita siya, ang dabay lang, no? Nasintro? Kita siya? Oh, hawa, na. Hawa, uha mo. Nara? Tasog lumot. Oh, tasog lumot. Nasintro sa camera? Kita? Lahay na siya, dagway, kontra sa iya. Suma na ang pag-capture, full video after this. Pero una, ito magsugod, intro sa welcome to Simbi Farm. Before we get interest with bees, this is our backyard. And now, with the bees around, this is it now. Well, it's not much, but it's a start. It is still work in progress. Karon pa to me, actually, hinay lang na among dagan ha, pero ako lang gi-fast forward to times 4 para po di po mumaboard sa biyahe. Well, akong mga silingan dere, kabalo na sila, pati akong mga relatives, kabalo na sana, usa ko ka-beekeeper. So, kung nasa lang makita ng mga honeybees, mga biroy, mga sirana, ginakatawagan ko nila kay para ma-save. So, instead na kay mahadlok magod sila nga mapaak ang ilang mga anak. So, inatag na sa mua. So, karon na natatrit lang sa site. So, nalang siya nikod. Kaya na si muna kong kauban. So, sana siya ka Apis dorsata or putyukan hunter pod. Pero sa sirana, slowly nag-apan pa siya kay putyukan man niyang kinahan. So, muna siya karon nada sa ilalom o nasa trunk sa coconut tree, nasa sulod. So, una ta kay apisirana na. So, una gita mo bungkag, well, safety first. Magsuot yung tawag complete or PPE. So, normally akong ginaunag suot ang B-suit para dili siya, di ko maglisod. So, tarong mo na to pagsuot nga masiper ang tanan para dili sila kasulod in case na naibuslot o siya natarong og siper masulod sa imuha na delikado din yung lison na siya pag-ausun. Then natarong nimo og suot imong bisuot, and then now is the gloves, okay, para mo na tong pangkuhit niya. So karon sugod na ta, prepare ta. So ang sudlanan, i-ready na to. So, ang pinaka, again, ang atong pinaka first, pinaka main objective na to is ma-capture na to ang ilahang queen bee, which is mas dali siya, dali na to siya ma-transfer sa box kung ang queen bee yun ang ato ang makuha. So, ina-prepare na ko karon ang gamit. And then, napog ko, actually, kanang white is a excluder na siya para po. So una ta magsugod ako sa i-clearing ang area para mga sanga-sanga, mga kuan siya sa mo na. So medyo alanganin man, so ato sa nang i-clear na para dali raon niya pag-transfer na. Clear na to, clear na. So ready na ta. So nag-uno na pamiyana ganina kung at sahon na mo siya o sundahon, pero paggunit na ko siya sa punuan, oh, dali naman dahil siya medyo humok-humok na ang punuan sa lubi. So dali ra siya bungkagon. So magbungkag mo, tips lang po na ako is hinahinay lang po kayo sa hayang uban maipit or luoy po taon niya, pati ang queen basig maipit hinoon. So karon una na ko siya nakita na nako, una ko siya abrihan, gi ready na ko dan ang iyang queen catcher para in case na makita din ang lang queen, isulod din ako siya. So dali ra dayon mo man ang trabaho na. So bali gi hinahinay na ko siya og abri ang punuan. Di na mo sa kinalang sundang kay humok ra man dai kaayo, so makita nimo siya, oh, mura ra siya og kanang sanay siya kanang gi pagkalan og maayo nga karne. So dali ra kay siya, oh, may pagkapabukal humok ra. So tan-aw na ko na ay naisulod na ay mga comb. So na, so hinahinayon lang na, at the same time ang ako yung again ang atong pinaka main target ana is ang queen bee na ma-capture. So nagagamit ko, nag-ready po ko sana kanang coconut husk para diyan ako unta sa ibalhin. Ibalhin and i-shoot diha sa box para dali ra.
Sorry guys, nakalimot ko, nakatalikod ko na may camera. Ang camera din ako, lamang ko ikuan. May mugunit sa camera. So, ako lang nakabutan din na sa tripod. So, munang dili na itong mag-zoom. Muna na guys siya. At all. So, ready kong... So, karon, hinahinay na ito abre. Ana, kaya naamagot siya ka ng comb. So, abre na ito ang comb. So makita ninyo daghan yun, daghan or kuan daghan mga worker bees. So hinay-hinay lang kay para dili maipit tatawon ang or daghan ma-damage. So ang pinaka-best yun, nga kung tip para sa mga gusto mag-transfer sa feral to nook box o sa mga inyong ginabox ng sirana, best thing is makapture ninyo ang queen bee. Okay, kung makapture ninyo ang queen bee, dali ra kayo. Ang uban mga worker bees, musunod dayon kung asa na butang ang ilahang queen. So, muna karoon na itong kita target. Ang ilahang ginakuha na itong makita na ito ay lang queen bee. Kaso, medyo sa tricky po kaayo ang pagpangita. So, tiyagaan lang yun po. Tiyaga lang para makita rin lagi na ninyo ang queen bee. So, na sila'y comb na. Tip po sa uban, kung nag-transfer, nagkuha mong feral, agay, kana, wala ba kayo, wala bang kuy, kanang boots daw, kunyari, yung uba na, so kulang man ko, so, muto, gipaak na ko, na sting na. So, gawas ako, muna siya akong ginaingon niya, kinahanglan yun di ay, nga magsuot og, proper, or complete PPE, kaya wala takabalo, mamaak, o mamasting, ana, so, nagkuha sa ko boots, kay medyo, mamaak naman gid ay namugo siya sa ground di para tong last time na kong gikuha nga nagswarm namugo siya sa nasa taas so dili siya diretso sa moto sa tiil unlike this one is nasa ground so paggawas nila sa ilahang pagbungkag nato sa ilahang feral diretso din sa tiil so karon na koy boots so pwede na ready to fight na. So, una importante jud na mag PPE jud ta complete mas maayo. Ya karon natay nag-request ko balde kay para diyan ato ibutang ang kuan ang mga comb. Ya. Kaya kung ko ban isog wala siya nag-boots lang kay isog siya. Na. So, mula gyapon na ito ang target. Ako ginabuhat karon is naamang good siya comb. Ginahinahinay na ko kuha ang ilahang comb. Di na ito sa inyong pakalitan. So, kay base, paabrihan ako dahil one time, makagawas, makasibat hino ng ilahang queen. So, hinahinahin lang na ito. Sige lang, marang tiyagaan lang yun. So, as a beekeeper, kailangan mo tiyaga and then, they are very delicate insects and para dili po sila daghang mamatay o daghang damage so naginahinay na ako so ginaisa-isa na ako kuha ang ilahang ang honeycomb ang honeycomb di ay daghan di na siya daw og kanang mga naa siya mga daghan ng mga brood nga ready na po mag-hatch. So, daraw na siya comb. Ba't kung maklaro ninyo, pero naka-tripod manggot, so wala kay kuy, di na ako. So, yun nga ma-zoom. Daraw, so, kuha na ako ang ilang comb. At the same time, nag-hinahinay ko. Kung makita ninyo, na ako'y gunit permanente nga queen catcher. Okay, if in case na makita na ako ang queen, paano na ito? Ato dahil siya i-capture para...
So, pasensya na kay mo gini siya ang full video sa among gibuhat ni na wala na ako siya yon gi daghan og cut para so kamo kung makita dayon ninyo ang queen or ma-capture dayon ninyo so mas actually mas dali lang ang trabaho. Kay kung dili niyo makuha, dili niyo makita dayon, maginahinay sa gid mo kay kasi inong maipit ang queen, ma-damage. So, mupo na akong ginabuhat na anayang comb. So, at the same time, wala ko na yung gidiretso kay basi ang naday diha ang queen. So, wala diha. So, next na pod. Next na comb. So, tsagaan lang yun pod. Tsagaan. Para. Mas dali makita ang queen, ma-capture, mas dali na siya mahuman ng trabaho. So, ang akong kauban din yun siya nga, yung gamitan ng camera, kay medyo layo, so yung, para maka-focus doon. So, naka-zoom na siya karon sa, para makita ninyo. So, kana, na siya'y comb, actually, nakita, unya, walang kay nako siya yun, gidali-dali gani, o ginapwersa, gudog open kay, mula ito, basing na pa ang queen ni noon, maipit, ma-damage ni noon. But at the same time, kung makita ni mo ang ako ang left right hand, naka-ready na ko daan o queen catcher. Kay kung ang queen cage niya, kay kung naada yun diha, dali na kanya ako maklip. Madakpan. So, nanapod tayo isang comb, nakuha unon. Hinahinay na nato. Hinahinay lang kaya po na. So, hinay. Nga, umar akong ibutang. Ginatanaw na ako kung naabad niya ang queen kana para dali ra kana oh. So tan-aw na ko kung naabang queen so wala so ako ibutang siya sa balde shoot sa balde shoot na sa balde wala gyapon so next na pod ko okay wala man dito kasi nara ni unda sa gawas so hininay lang pud ako gabre okay, para dili maipit na so pasensya na medyo taas gyud magduy-dugay kay ginihinay mo gud ako siya og gabre para dili mabunog ang ilahang queen. Anyway, kompleto naman ko. Di naman ko ngayon nga ma-sting. Okay, naka-boots naman. So, okay lang. So, actually na, na-sting ko. Nga, kanina. So, karoon, ngita na po. So, hinahinay lang ako, abre. So, kamo po, kung inanay niyong kung pareho tawag sitwasyon, hinahinay lang po. Kay, naka-actually ganina, nakauna-una ako, ako ang tang gamitan o sundang, or ako ang tang nang at sahon para mas dali siya mabungkag pero kay umukman ang marang luoy mangkot kung at sahon niya siya mabungkag hinoon sila so hinay-nay lang na to sila maabot rin kita dito mga kailangan lang tiyaga agad na tiyaga wala mo ko'y lakaw hinay-nay lang kaya kung nagdali mo tagaan lang po ninyo ng time gano'n ang bitaw so muna usay tungod sa kadaghan, makalibat kanang kanay. Hindi mapansin ba kung asa na? Na abigay na mo ganina na amin nakita nga abin ako ganina ng queen. Ya kay drone man dito. So kana so nay comb. So tanan ako nga wala gyud diha ang queen. So wala diha ang queen. So pwede na nga, kuwao na po na ako ang iyahang comb para malimpyo sila. Yeah, hinahinay. Okay, basig na-appeal ang queen. Ano, so ako lang hinahinay-hinay. Oops. Kana, abinakog muna na itong queen. Akong gi-capture. Kay ito man siya. Niya, siya may murag unique sa ilaha tanan. Ano, so ako nang gi-pangigog. Mo man siguro ng queen pero mura alanganin man kayo kay basta mura alanganin mura dili ko kompanting nga muna siya ang queen then so na ni sulod na ko na capture nga it's also black color all black. Pero dili ko convince na muna siya ang queen mo ng queen ba ni? O dili? Kay black man niya. Like, unique it siya.
Naik siya sa... So, nanay nakasulod ng isa, pero dili ko convince nga mo ito ang ilahang queen. Ikaw napagi, naagini queen. Marag. So, nanay nakasulod sa cage anak na isa nakasulod sa cage pero nagapangita gyapon ko kay para sa kuha dili ni mo gyud ang queen napagi isa napagi queen dia nga so you try na ko pangita So, hindi ba ako satisfied? So, ako lang sa hindi ko convince nga mo itong queen nga ako na-capture. Ako lang sa hindi padayon po ang kuan. Pagtanggal sa ilhang comb and then hinahinay po ko para kuan ano. Ko, no, maning, alanganin magin eh. Magdilig ni queen. So, sige lang. Padayon lang ta sa ito ang kuan. Sa ito ang task karon nga kuwaon ang comb na narapod o binakog mo ng queen na na at the same time, ito dili man ni maong maogin ang queen. Yeah, so butang naisulod ang ato ang queen catcher karon pero nagapadayon lang gyapon ko ng kog kay murag nalibat naman ko kay pepe tabang-tabang sa ko basi mas maayo imong ang mata kaysa sa ko ah. Kay medyo ganina pa ko tutok, natutok kaysa ilaha. So, na so padayon lang yapo kukuha sa mga comb na kuha nila at the same time ginahinahinay na ko kay nagapangita ko just in case na anya ang queen so wala so matapod so hinahinay yapo na to og abre maya lang kay ang kanang punuan is humok lang sa tang bungkagon so so kasiya mo gina siya ang actual nga video or footage nga pag adto na mo ganina so it's a full video so iko mo ni alang aning magin eh pero sa tanan unique so actually it's a drone nagduna-una ko nga dili man ni this is not the queen bee I this is the drone na so hinay ko, hinay-hinay gihapon. So, ginapangita gihapon ako ang ilang queen bee. Kay, dili mo convince nga ako ang nadakpan is ang queen bee. So, so hinay-hinay lang yun kay basig ma-damage ang queen. So at the same time kana ako silang ginabulabog, ginapangita na ko ang ilang queen. So wala asa matawan ng queen ay. So sa mga uban, kung naka-experience po mo ani or gusto niyo mag-try mag-transfer sa feral o sa wild to box, ala yun, tiyagaan. Kinahanglan niyo mag-tiyaga and patience para so, yung pangita niya po ko na yeah, wasa na magiging ang ilang queen.
Yeah, kapoy mo rin mag-voice over for day. Amin ako dali lang. Yeah, taas-taas mo rin kayo ni. So, wala to. Mo-update ako pag nanang kanang time na gid na nakuha na mo ang queen. Kay medyo kapoy na akong story ay. Basta mo na mong ginabuhat. Kwan lang, hinahinay lang nga tungkol sa makita gininyo ang queen. So karon naka-decide ko na gamay na mo kayong honey kung imo ato pang harvison. So kung gamay lang honey, ato ana lang kanang sanay. Ato na lang siyang ibalik o idikit na ko siya o balik. Kaya sumuna kong gihuna-una nga mo ang ibalik ang ilahang comb. Kay kung naginuton pa yun nato na ilang mga honey, bisag gamay lang, sayang mangod o luoy po sila. So ilahan na lang na siguro para makasurvive sila pag-transfer sa box. Kaya, kung gusto yun yun, nag-crave yun mo og honey, naghan mag-honey available sa market, sa pwede mo magmalit commercial honey, pero kung gusto ginyo yung sure na ang inyong mapalit is pure or raw honey, ato lang gin mo sa mas maayo mo ato mo sa inyong mga local beekeepers nga kay makakuha gin sigurado gin mo nga raw and pure honey ang inyong makuha labi na sa mga kailan ninyo mga beekeepers. So, diya mo magpalit. Kaya sa uban po, kung gusto ninyo, napon may makasupply po may og honey sa mga dool day na ang akorang area na sa nami sa Agusan, Bayugan City, among area. So, sa katong mga gusto mo palit sa somewhere near Bayugan City, contact lang mo, message lang mo sa ako para makasupply may sa inyo og honey na ami biroy or stingless bee honey, which is ang taste niya is a bit sour taste. Okay, ang sa sirana or aligwan is sweet, and pati ang katong sa millifera. By the way, kini day pag makuha nako ni, so if successful nga ma-transfer nako sila sa box, dili nako nila sila pwede madala sa balay sa ako ang backyard, kay naamang ko yung millifera dito. So, dili sila pwede magdugol nga ang millifera o ang apisirana o ang ligwan, magdugol sila o box, kay ang ligwan, they are more aggressive and robbers. So, mapildi ang millifera. So, karon ang akong gingnan, nga ako lang sa ang box, after ma-successful siya ma-transfer na mo sa box, ako lang sa ibilin sa ilaha, sa ilahang kwan. Pero, ang isa ka disadvantage sa ilahang location, kay, ang ilahang area is basakan. So, karon ang akong ideya na lang is tahion ako para mupilit sila. Para mupilit ang, o para madikit na mo ang comb pato sa frame. And then, so tahion na mo, niya man ako na pong ibalik. So comment kung kamo ginaunsa ninyo pagbalik o pagbalik sa ilahang comb pag transfer ninyo kay so man pasagdan ng tanako siguro no, o niya magbuhat na lang sila o bagong comb. Pero sayang mangkod kay daghan man sila og mga cup brood na. So, so ako sayang po, luoy po taon itong mga cup brood or mga larvae nila sa sukuan. So, ako na lang, so, na ang uban na, ang uban actually, ang uban ko is na ay honey. And, mawalag ito nga gusto nila tilawan, hindi ko kain lang sa kay gamay pa man. Itry na putol, ligon yun ang nylon. So, makita mi o kwan. Abi na mo dali ra, abi na ko dali ra putlon ang nine ang trades at tanod. So mga to. Karon ang next na pod is amo na po nang idea na ko is ibalhin na lang ako sa kwan. Tanan mga comb nila is akong ibalhin sa
sa frame ana. So indicate ya tahion lang namo. Ana. Para po dili po sila luing so medikit lang yapo na mo sa temporary anya siguro sila na magwan ay mag final magdikit pag na sila okay, comment down below kung unsa man unsa maayo o unsa sa inyo ha unsa inyo ang ginabuhat anana nga kung namoy makuha sa nga viral nya na ay comb kung unsa ang inyo ang ginabuhat para pud makay share lang pud ta sa knowledge para ana so kung unsa inyo kung unsa ang inyo ginabuhat kung inyo bang ginabalik or asa may mas maayo ibalik o ako kana nga at ako ang gibuhat nga ibalik sila kay sayang po ang mga brood or kamo sa yung ginabuhat ginabalik or ginapasagdan na lang siya o niya hayaan nga ang nga sila magbuhat sila og bagong comb sa ako ah ako ana lang kay sayang man usaw man ako ng comb nila so pati ang mga itlog nila mga brood ako lang gina-try nga ibalik na lang ako sila tanan ana. Anyway, kung gusto na ako gusto na ako honey, namo ko'y stock ng mga stainless bees honey sa SB honey. So mula to ang kaunon kung gusto na ako mag honey. So paway sa kog voice over kay murag kapuy man pero ang idea is mo lang ta among gina-try og tahi ang iyang comb para magamit nila po sunod gyapon. So nauna mo ana tahion. Okay, so muna siya among idea. Karon kinabalhin naman namo tanan ilang comb, nabutang na nako siya sa frame. Karon i-try na ko i-transfer ang mga bees dito sa frame. So akong ginagamit is a coconut husk ng una, yung ginaprena ko para ma-clear ang area. At the same time, hinahinay lang po kaya ako pong natanaw kung basig na adiha ang queen maipit or ma-damage hinoon. So, basta maabot talaga siguro ta diha. Dara! Get ya, queen. Isa ka gawa sa anak at ako. It's ano ko pa. Buta na dito, aya. Oo, oh, bukag ko na ito na. Buha ng kwen. Let's go. 2 minutes sila. 2 minutes na? Di. Isa ka oras. Kapalig ako sa ito. 2 minutes pa kayo. Dugayan ako, oy. Isil. Mas dira kaya mo. Oh, kaya na. Nakita niyo mo taas ug lubot, no? Taas, oy. Makita, tanaw rin sa camera. Ay, nakay siya. Dagway lang, no? Nasintro? Kita siya? Oh, hawa uho mo. Dara. Taas ug lubot. Oh, taas ug lubot. Kita na? Nasintro sa camera? Kita? Lahay rin siya dagway kung taas ay hawa kuhan. Sama lang, queen. O karon nga nakuha na nato, na-capture na nato ang queen. Ato na ang ibutang ang queen karon sa box. Ngayon pa ang tanaw ko excluder pero kay naman sa cage so hindi na siguro kinanglan pag release na lang nato sa queen butang na to queen excluder para di sila kalayas
So karon ako nang gina secure, natabunan lang, pero ako nang gina secure karon ang queen sa sulod sa box o mana, karon ko ata og temporary nga bangko nga moy mabutangan nila as temporary nya. So kinabungkag naman ang ilang balay, nang lupad sila ang mga piece karon is mangita na sila kung asa to na ang ilang queen asa to banda. Yan dito rin sila mo settle down. Na so ato ang kuan, dauton ilang balay para tinas sila ka. Ano? Wala man ay sulod na ako lang gibungkag ang ilang ng balay para manlupad sila, ana, para manlupad. Lupad sila unya pangitaon nila asa ang ilahang queen. So karon ato na lang silang ginahulat nga kanos sila tanan manulod diya sa box unya tabunan as usual unya manato siya manato makaingon tang mission accomplished. So karon ako na siyang gina-explain nga unsay mahitabo mga magulat ta nga ang mga worker mag-settle down diha sa sulod unya una nato tabunan. Na so gi-ready na pud ako ang tabon sa box. Ana nya labi na kay tolanon. So ana kula tulat na ta kung karon sa sila mag-settle down na sa sulod. Okay, usay daghan pa mag nangalupad. Kung ato nang sirad and dayon karon basig di pa sila katuod. Anyway, naman ay buslot katong entrance hall nila nasa pika side. So, makikita lang pero tungkol kay na naman diha ang queen. So ang mga nagalupad-lupad diha karon yung mga bees mosulod na gina sila sa box kung asa ang ilahang queen. So inana lang guys, magkuha mo mag-transfer mo og feral to sa box nga. So okay siya, successful. Mag-transfer mo from feral to box, ang pinaka-importante yun nga makuha ninyo is ang queen. So suggest tong akong partner nga payungan pa ba daw? Yeah. Di na siguro ana niya naman nag-take picture taking na lang po niya. Sige, para natay kanang remembrance nga nagkuha ta o nag-transfer ta og bisan. Kung di na kanang nagpayong kay na naman siya sa riling atop. Kay medyo basig budag muulan taod-taod. So kinahulat na mo nga mo settle down sila o nya tanawon dala to kay mao ka antos excited makumutan na kung nabagyod sila nya na tora na man na di ang queen diyo tanaw ko sa sulod pa sa tunga in between sa frame ibutang ang queen kaso lang na namo gitoy sulod nga mga comb so basig maipit hinaw no lagyo so diha na lang anyway pag i-release na ko ng queen now naramang gihapon na siya diha so mo ni mga palibot niya karon na siya ay mga lubi na nay rambutan na munga na lami biya kay pula kaayo unya napud siya kininga tanom ambot unsa ni siya nga tanom comment daw kung unsa ni kung kinsa nakailaan ni nga tanom mo gwapo lang eh. Thank you for watching, please don't forget to hit the subscribe button so you will be notified when will be our next video. Thank you again, bye.